Long-term healthcare, meron ba yung growth? Yes. Hindi ba yan magne-negative? Guaranteed ba? Yes. Yung healthcare ba niyan, okay? Yes na yes. And then, ang life insurance ba niyan, meron? Income protection? Meron din. So, if you want yung may healthcare components, then go for Kaiser. Hello everyone! I'm Roanne Celis Capistrano of 1 Million Club. Kung bago ka pa lang sa channel ko, make sure to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated. Ngayon, pag-uusapan natin ang dalawang financial product, Kaiser and Mose 18. Ano ang pinagkaiba? Bago tayo pumunta sa financial product, dapat maintindihan muna natin ang concept ng build a solid financial foundation. Sabi nga dito, parang bahay, like building a house, build wealth from ground going up. So, ito for me, tinuturing ko na alkansya. Okay? So, simulan daw natin no, sa increasing cash flow. So, paano ba natin matataasan ang ating cash flow? Ito yung dapat taasan natin yung income natin by having other source of income kung hindi enough ang ating salary or ang ating income. At, of course, disiplinahin natin ang ating sarili. Ito yung bawasan natin yung expenses natin kung talagang mataas ang ating lifestyle. So, for me, no, kaya naging foundation tong increased cash flow. Paano ka makakapag-ipon kung limited lang ang cash flow mo or yung perang natitira sa'yo. Pangalawa, healthcare. Napaka-importante din na mag-invest tayo sa healthcare kasi nga, ang puhunan natin sa ating pagtatrabaho ay ang ating kalusugan. Kaya nga sabi, health is wealth. At pangatlo, life insurance or income protection. Kailangan nga, we have to protect our family while building wealth. Lalo na kung breadwinner ka or maraming umaasa sa'yo. Marami kang dependents. So, kailangan natin ng life insurance para something happens to us, may instant money na makukuha ang ating pamilya. Pang-apat, manage debt. Dapat i-zero out natin ang ating utang. Dapat i-eliminate natin ang ating utang. Kasi, tinuturing to na termite, anay sa ating financial house. Ito yung sisira sa ating financial foundation. Panglima, emergency fund. Protect investment against put and take. So, yun pala yung role ng emergency fund. Kailangan meron tayong fund sa ating savings account. Ito yung instant money natin na pwede nating i-withdraw anytime. Kasi nga, kapag wala tayong emergency fund, meron lang tayong investment, ipu-pull out natin of course ang ating investment kahit palugian dahil kailangan nating gastos eh, no? Kailangan natin ng pera para sa ating emergency. Kagaya ng kung may magkasakit sa pamilya, may namatay, or may naaksidente. At huli na yung investment. Ito naman yung long-term assets accumulation. Napaka-importante na meron tayo sa baba bago tayo mag-invest. Kasi nga, money takes time to grow. So kung meron kang healthcare, meron kang life insurance, meron kang emergency fund, hindi mo magagalaw yung investment mo. Kasi dapat ang investment, sabi nga dito, long-term. Hindi kailangan na mag-i-invest ka tapos 6 months pa lang kukunin mo na. So, dapat long-term ang ating thinking para ito ay mag-grow. So, again, ang ating solid financial foundation dapat i-build natin mula baba pataas para ito ay maging matibay. Ngayon, pag-usapan na natin ang pagkakaiba ng Kaiser and Mose 18. Unang-una, ang Kaiser 3-in-1 investment. Ang Mose 18, 2-in-1 investment. Ano ba yung Kaiser 3-in-1 investment? Ito yung meron ng healthcare, meron ng income protection or life insurance, at meron ka na rin investment sa top corporations. Ang Mose 18 naman, 2-in-1 investment, meron tong income protection or life insurance at meron tong investment. Next is, ang Kaiser, 7 years to pay. 7 years na commitment to. Ang Mose 18, flexible ang ating contribution dito. So, sa Kaiser 3-in-1 investment, sabi ko nga, 7 years to pay to. So, ito yung pagpipilian mo. Pwedeng monthly, pwedeng quarterly, pwedeng semi-annual, annual, and spot cash. Makakatipid ka dito kapag ang pinili mo, annual installment or spot cash. Pero syempre, depende sa budget natin yan. Marami din naman nagma-monthly. Kung mapapansin nyo, of course, the higher the premium, the higher the plan type, the higher the benefit. Kaya dito, kung ano yung kaya mong mataas, mas maganda yun na yung kuhanin mo para mas mataas yung projected mo na fund or investment. Kung yung Kaiser ay 7 years commitment, 7 years to pay, eto namang Mose 18 ay flexible. So, paano siya naging flexible? Eto yung sample natin, no?
pwedeng ang target mo is 40,000 annual contribution in 5 years. So, paano pa naging flexible yan? Pwede rin ang gusto mo, one-time payment lang. So, for example, you have 300,000. So, kaysa nasa bank lang lahat yan, pwede mong i-invest sa MOSE 18. And then, pwede rin, no? Kagaya na sample natin kanina, every year yung target contribution mo. So, pwedeng 60,000 in 10 years. And then, pwede rin every month. So, dito, pwedeng kung bata ka pa, pwede yan, 2,000 a month in 5 years. So, again, ang contribution natin, flexible to, pero syempre, based to sa ating edad at based din to sa ating annual premium. So again, sabi ko nga flexible contribution. Dito sa sample natin, talagang flexible siya kasi hindi mo nasunod yung target mo na annual contribution or monthly contribution. Dito, for example, ang target ng plan holder natin, sample is ang target ng ating investor ay makapag-save ng 44,000 per year. So may times na mas maliit sa 44,000, meron namang times na mas nadagdagan. So ganun ka-flexible ang ating MOSE 18. Pwedeng mas mataas sa target mo at pwede ding mas mababa. Basta ang i-consider natin dito yung ating insurance premium kasi hindi pwedeng bumaba sa ating insurance premium ang ating hulog. So for example, ikaw ay 30 years old, kung gusto mo ng 1 million insurance coverage, ang annual premium mo lang for the insurance part is 5,710. So sobrang mura. For as low as 16 pesos per day, meron ka ng 1 million insurance. Next, ano pa yung pagkakaiba? Sa Kaiser, may tinatawag na four-way of insurance coverage. Sa MOSE 18 naman, term life insurance. Compare mo sa Kaiser, mas mataas yung face amount niya or insurance coverage. Ang Kaiser, sinasabing four-way of insurance coverage kasi dito, aside sa merong term life insurance, meron ding accidental death. Ibig sabihin, pag ikaw ay namatay dahil sa aksidente, times 2 yung makukuha ng family mo na insurance coverage. Ngayon, dismemberment, kasama rin yan. Ito yung may naputol na parte ng ating katawan. Meron din tayong makukuha na katumbas na insurance. Waiver of installment due to death or credit life insurance. Ito naman yung dahil 7 years to pay siya, pag may nangyari sa plan holder, mawa-waive na yung balance. Ibig sabihin, fully paid na matatransfer sa beneficiary yung kanyang Kaiser plan. Waiver of installment due to total and permanent disability. Paano naman, Ms. Roan, no? Na-aksidente ako, na-disable ako, pero hindi ako namatay. So, meron din pong waiver of installment yan. Wala ka nang kailangan bayaran sa Kaiser kung ang nangyari sa'yo ay total and permanent disability. Kasi naman kapag tayo ay naging permanently disabled na, of course, maliit na yung chance na matanggap tayo sa trabaho. Again, sa Kaiser, meron tayong four-way of life insurance. Sa MOSE 18 naman, term life insurance lang. Walang accident. Sabi ko nga kanina, sa MOSE 18, higher face amount. Kasi halimbawa kung age 30 ka, to have 1 million insurance coverage, 5,710 lang yung iyong annual insurance premium. So for as low as 16 pesos per day, meron ka ng insurance na 1 million. Next, ang Kaiser may investment components. Worst case, 3% ang kikitain ng pera mo and the highest is 10%. Sa MOSE 18 naman, ang investment part niya is worst case, 0.25% ang kinita ng pera mo at ang highest is 12%. So, ibig sabihin, ang kikitain ng pera mo sa MOSE 18 at Kaiser ay hindi magiging negative yan. So, ibig sabihin, ang pera mo sa Kaiser and MOSE 18 hindi magiging negative. May sample computation tayo dito. For example, sa Kaiser, meron kang 30,000 annual premium. Binayaran mo in 7 years, ang puhunan mo nasa 210,000 lang. So, sa ininvest mong 210,000, ang projected maturity value niyan after 20 years ay 583,000. Kung i-compute natin yung income niyan, sa 583,000 na maturity value, 210,000 yung kinontribute mo, 373,000 yung tinaas ng fund mo. So, 373,000, pag kinumpute natin yan, nasa 177% growth yan. So, that's 8.8% per year na income. So, pwede na, no? Maganda na. And then, sa MOSE 18 naman, again, hindi magne-negative ang pera mo dito. Worst case, yung kikitain ng pera mo ay yung kinita mo rin sa banko. 0.25% and maximum 12% per year. Next, sa Kaiser, may long-term healthcare. At sa MOSE 18, walang healthcare.
So, yun ang maganda sa Kaiser. Kasi isa rin sa mga magandang investment natin talaga is yung magkaroon tayo ng long-term healthcare. Kasi sabi nga, expensive beds are not in hotels. It's in the hospitals. Sobrang magastos kasi talaga pag tayo ay nagkasakit. Lalo na kung inpatient case yan or na-confine tayo. So, maganda, sabi ko nga sa financial house natin, importante rin na meron tayong investment sa healthcare. Another difference, sa Kaiser, good as cash ang pera mo after 20 years. So, hindi ka pa pwedeng mag-withdraw during 20 years. And sa most 18, pwede na, no? Withdrawable yan. Anytime, pwede mong kunin ang fund mo. Again, kung re-reviewin natin yung solid financial foundation, kung meron kang most 18, ang meron sa'yo ay investment at meron kang protection or life insurance. Kung ang Kaiser naman ang iyong i-avail, meron kang tatlo na, investment, protection or life insurance, at meron ka na ring healthcare, lalo na ang long-term healthcare. Kasi 90% sa atin lalabas ang sakit during our older age. Kaya importante rin na aside sa meron tayong short-term healthcare from our company, benepisyo ng kumpanya, maganda meron din tayong long-term healthcare. What investment best suits you? So tingnan mo lang yung mga criteria. For example, sa most 18, meron ba yung growth? Meron kasi naka-invest din yan sa top corporations. Guaranteed ba yan? It will never go negative? Yes. May healthcare ba yan? Wala. Meron ba yung income protection or life insurance? Meron. So, kung yan ang hinahanap mo, go for most 18. Ngayon, ano naman yung Kaiser? Sa Kaiser or long-term healthcare, meron ba yung growth? Yes. Hindi ba yan magne-negative? Guaranteed ba? Yes. Yung healthcare ba niyan? Okay. Yes na yes. And then, ang life insurance ba niyan? Meron. Income protection? Meron din. So, if you want yung may healthcare components, then go for Kaiser. Again, pagdating sa investment, diversify, diversify, diversify. So, ikalat mo yung iyong investment, yung iyong pondo. Get multiple financial product. If you want to know more about Kaiser Ultimate Health Builder, you may visit bit.ly/Kaiser Investment Plan. At kung gusto mo mag-request ng proposal para makita mo yung computation, yung benefit based sa edad mo at sa iyong budget, go to bit.ly/Kaiser Proposal. Actually, ang aming ambassadress ay si Ms. Sharon Cuneta Pangilinan. For as low as 88 pesos, pwede ka na mag-start sa Kaiser. Ayan yung 2,647 per month. To know more about Most 18, Multiple Option Super Term 18, go to bit.ly/Most18Investment Plan. At kung gusto mong itry yung DIY online proposal, at kung gusto mo na rin mag-apply online, go to bit.ly/Most18eFormLink. Ang Most 18 ay under Manila Bankers Life Insurance Corporations. Ang Most 18 is one of the products of Manila Bankers, at ang ating ambassador ay si Mr. Boy Abunda. To summarize, ano ba ang pinagkaiba ng Kaiser and Most 18? Ang Kaiser, 3-in-1 investment. Ang Most 18, 2-in-1 investment. Ang Kaiser, 7 years to pay. Ang Most 18, flexible. Ikaw ang bahala kung ilang years ka magko-contribute at pwede ring one time. Sa Kaiser, may 4-way of insurance coverage. Ang Most 18, term life insurance. Sa Kaiser, ang investment component, 3% to 10%. Ang Most 18, ang investment component is nasa 0.25% to 12%. Sa Kaiser, may long-term healthcare. Ang Most 18, walang healthcare component. At ang Kaiser, good as cash yan after 20 years. Ang Most 18, withdrawable. Kung wala ka pang nasimulan, pwede ka mag-start sa Kaiser. Kasi dito sa Kaiser, 3-in-1 investment na. Meron ng healthcare components. Ngayon, kung ang budget mo ay nasa 2,000 and below, pwede ka mag-start sa Most 18. Pero again, tandaan mo kapag kumuha ka ng financial product, kailangan ay may disiplina ka. Kasi kahit kunin mo yung Most 18, dahil wala namang commitment yan, hindi ka naman required magbayad, baka wala ka na rin i-contribute. Kaya kung hindi ka disiplinado, maganda rin na mag-start ka sa Kaiser kasi dito required ka talaga maghulog every month or every year hanggang matapos mo to ng 7 years. Pero the best case is kung may pondo ka, pwede kang kumuha ng Kaiser at pwede mo na rin isabay ang Most 18. Kasi pag pinag-combine mo yung dalawa, yan ang best financial product sa industry. I hope marami kayong natutunan sa video na to at pwede nyo rin i-share to sa mga gustong malaman ano ba ang difference ng Kaiser and Most 18. Kung nagustuhan mo ang video na to or kung may question ka, i-comment mo lang sa baba.